Welcome back to Cinema News, Shaina Magdayao. Thank you. Thank you for having me. And belated happy birthday. Salamat. Salamat. Month long nga to eh. Yes. Month long celebration. And ang dami nating pag-uusapan because ang daming nangyayari in your life recently. Actually, to be honest, I thought that after, of course, the grueling ang probinsyano experience. Na medyo talagang babiyahe tong si Shaina, mag-rest siya matagal. But then I guess life took you another way. Congratulations on your first international series, Almost Paradise. Thank you. Akala ko din, actually, babiyahe ako. That was the plan, really. Maraming early birthday gifts si Lord. marami siyang birthday surprises. And isa nga dun is yung Almost Paradise na, well, never ko talagang naisip. Hindi naman sa never ko inasam, pero like I never really thought that it would be a possibility. Kaya yun, I had so much fun taping. Kailan mo nalaman ang tungkol sa Almost Paradise? Nalaman ko siya mga, well, when I got out of the probinsyano bubble, they wanted me to send an audition na. And this was July? Mm. And nung time na yun, parang sobrang fresh pa sa akin si Major Roxanne Opeña. So sabi ko, ang character was sexy and parang, yun, parang magiging love interest ng bida, yung Hollywood actor, si Christian Kane. At sabi ko, parang teka lang, hindi ko alam saan ko siya kukunin kasi pulis na pulis pa ako. And I also wanted to rest. So hindi natuloy yun. And then, I was able to breathe for a while. I was able to travel and do things that I've always wanted to do. And then, mga 3 weeks or 4 weeks before my birthday, parang they made me audition for a role. Sobrang nakakahiyaman siyang aminin. Pero kasi hindi kasi ako marunong gumawa ng audition reel. So I even had to Google na parang, syempre iba kasi ang industriya nila sa industriya natin. Iba yung method nila and iba rin yung sa atin. Iba yung sistema nila. Completely iba talaga. So to anyone who might not be familiar, ano yung audition reel? Yun yung self-tape? Yun ba yung, para ba yun? Oo, yun yung self-tape. And ako kasi, well, since I grew up in the business, hindi ako nakapag-experience ng mga ganon, yung mga auditions. Usually, di ba, yun ang offer na lang naman dito if gusto mong kunin yung role or yung project. So, sobra siyang bago sa akin. I said yes because parang it humbled me so much. Parang that process na never kong na-experience growing up. Ngayon ko lang siya na-experience. And imbes na parang, kasi parang dito, di ba, parang ha, mag-audition ka, parang pwede namang i-present na lang or i-pitch sa'yo, parang gano'n. Pero yon sobra ako natuwa because parang it humbled me. Parang, okay, paano nga ba ulit yon? Sasabihin mo ba yung pangalan mo? Sasabihin mo ba yung height mo? Sasabihin mo ba yung edad ko? Hindi ko talaga alam. So, to make the long story short, na-delay yung pagpapasa ko. 9 PM ko na siya napasa. Mm-hmm. So it was late. Deadline was today and then 9 PM ko na siya napasa because I had to edit, because I had to memorize some lines. Tapos ako pa yung nag-set up ng ilaw. Ako yung hindi ako techie at all. But I still sent it. But I think nung pag-send ko, nakapili na sila ng ibang artista sa sobrang tagal. So may iba ng artista na gumawa nung role na yon. I let that go na. So parang sabi ko, okay, you know, if it's really not for me, then okay. Mm. Then maybe it's really not for me. And then after, I think, a week or a few days, my handler, si Ate Edith, she got a message. Parang, eto, parang pitch na. Parang ganon. If I wanted to do that role, to take that character. Sinabi nila, they already wanted me, but I still had to tape an audition reel again for a different character. And I still did it. Parang, hassle. Oh my gosh. Iti-tape ko na naman yung sarili ko. Mag-makeup na naman ako mag-isa. Mag-aayos na naman ako. Pero sige na lang, gagawin ko to. I mean, bago yung experience sa akin. And parang I was excited to learn. And then yun, I got the role and then
nangyari na siya. Plus, ano, also si Daddy Noni Ban Camino kasi I worked with him na before. Kasama siya dun sa cast ng Almost Paradise. Parang sabi lang niya na parang I want you to experience working with this group kasi parang it's a good experience for you. Kaya parang na-excite ako. And so I said yes. At yan na nga si Maria Manalo. Yes. So your character is Filipina, a journalist, Mm-mm-mm-mm. Maria Manalo. You've worked on so many productions your entire life, and this is your first international series. Paano siya na iba? Ano yung biggest difference? Lahat. It's a whole new world. Kaya nga parang it's very humbling. Like they have different terminologies that you have to, parang they will brief you. Like yung system natin, di ba? Parang system. Yung kung saan yung mga monitor. Sa kanila, video village yun. Yung mga ganon na parang hindi talaga natin ginagamit yung terms. Like the standby area is the green room. Yung mga ganon, they're very strict with your time. Like, hindi pwede yung Filipino time. Pag sinabing 10:30, 10:30 talaga. Tapos yung walking to the set, kung nakalagay doon sa schedule, isang minuto for you to walk to the set, isang minuto talaga. Na sobrang layo sa sistema natin. Parang na-challenge ako kasi parang when you get to the set, bawal na yung scripts. Like, drop script na. And they don't do throw lines. Yung sa atin, kasi parang may PA na mag-throw lines with you. Doon hindi. Binigay yung script. It's your job. You memorize it. Tapos laban na pagsampa mo ng set. Yung ganon. Sobra yung kaba ko. Plus, walang Tagalog lines. Like, straight English. Tapos journalist pa ako. So, ang haba talaga ng mga linya ko. Na-test ang aking memory ulit. I'm so happy na dyan pa rin pala siya. It's totally different because, like, in Provinciano, wala kaming script. And apparently, in the States, yung script nila is their Bible. Like, you cannot add a word, you cannot remove a word. Kailangan sakto kung ano yung nakalagay nun. Sa Provinciano naman, parang ide-declate ni Coco sa amin yung linya. Oh, ito linya mo, oh, ito linya mo. Yung ganon. So, it's polar opposite talaga. But well, I'm always up for a challenge, I guess. And yun nga, I was learning a lot. Kasi nga, sobrang bago lahat. And I don't know, parang feeling mo iba talaga. Pati galaw ng mga tao doon. The numero. Actually, listening to you now, of course, I've interviewed you for promotion of many different projects. And not to say you were not excited about those because you were, pero iba yung parang may giddiness ka. Pag may ako, kilig habang kinakwento mo tong project na to. Oo. Actually, siguro this season in my life, parang ang haba rin kasi ng Provinciano eh. So parang there's something new. Siyempre, since it's very unfamiliar, unknown world siya sa akin, parang yung curiosity ko nabubuhay and yun nga, yung willingness ko to learn and to like evolve personally. Like, I'm so grateful. Like, okay akong, I'm always going to say na I think I can be happier, but siguro I'm just in a good place, ganun. Or mentally, I'm fine. Kaya siguro nakikwento ko ng ganito sa'yo and well, sa inyong lahat kung ano yung mga pinagdaanan ko. Plus it's sobrang out of the ordinary talaga. Hindi ko talaga unexpected siya talaga. Hindi ko in-expect na mayayari lahat ng to sa akin. But it is what it is and I'm just going with the flow. You did say it's one of the many early birthday gifts ni God sa'yo, itong Almost Paradise. Ano yung iba pang early surprise birthday gift ni God sa'yo? Work-related, it's tagpuan-related. And we did tagpuan 2019 and nare-recognize yung project. And ano na, 2023 na, we're still getting recognitions. Hindi man kami napalabas ng regular because nga, height of the pandemic yun. Pero ang daming nakaka-recognize until now. I'm curious though, kasi you had a taste of this na.
And a lot of other artists have tried the international route, diba? Lea Salonga did a series, Inigo Pascual did a series, AC yeah. Bonifacio did a guesting. Is this something you are thinking of exploring more, if ever? Wala talaga expectations, honestly. Not for someone who's been trying to run away from show business, ah. Kaya siguro ako nang gagaling. Yung parang, wow, talaga, Lord. I mean, I guess, meron pa pala akong magagawa. Because it's never just about me. Kasi kung if it's just about me, kumbaga, I guess, nakuha ko na yung mga gusto ko. You know, as a young girl, parang nung time na yon, syempre, ano lang ba ang fulfillment mo? You wanted the nicest shoes, the nicest bags. You wanted to be an it girl in ASAP. Okay, na-achieve. Because after a while, you're looking for a deeper sense of fulfillment and purpose. Doon na ako parang, wait lang, parang hindi na to yung, hindi na niya ako nabibigyan ng ganung joy. So parang, oh, ano pa mong ginagawa ko dito sa showbiz? So might as well just serve. Kasi yun talaga, doon ako nakakakuha ng joy, ng peace. Pero kahit na ano talagang talikod ko sa kanya, like, binibigyan niya talaga ng reasons to stay. And at this point, gusto ko na lang siguro to choose to stay grateful. Mm. Diba? I mean, these are the things na maybe I prayed for when I was younger and I thought hindi ko na gusto growing up. Pero if I can serve through my job and, you know, I don't know, in my own little way, siguro contribute kung ano man yun, kung gaano man kaliit yun, then sige, I can stay and I'm willing to stay. So, kaya natatawa ko actually. Sobrang natatawa na lang ako with what's happening now. I'll be back on the ASAP stage again. After what? 6-7 years? Na parang never ko naisip na ha, sasayaw ulit ako. Parang ha, bakit? Parang kasi lagi ko sinasabi, kaya na mga bagets yan. bigyan na natin sa kanila. Ninahayan ang tuhod ko. Ninahayan ang palakang ko. Yung mga ganon. Pero, ito, merong, like, babalik ako. And, now I'm more confident with my body. Kasi nung time na yon, I was diagnosed with hypothyroidism. Okay. Yeah, na hindi so hypothyroidism yun yung nakakalaki or nakakaliit? Nakakalaki. Ang hyper yung nakakaliit. Okay. Yeah. So yung how long ago was this? Were you diagnosed with hypothyroidism? 25, 26, very young. Nung time na yun hindi pa siya familiar. Actually ngayon medyo marami nag-hypo. Maybe it's because of stress. Pero nung time na yun, hindi ko ma-explain. Kasi parang, I'd work out twice a day. Hindi alam ng mga tao to, like, struggle ko. Like, I'd work out twice a day, ang kakainin ko na lang, all nilaga. Nilagang itlog, nilagang kamote, nilagang saging. And pataba pa rin ako ng pataba. And every time tumatawa, syempre magpagalitan ako ng mga boss ko. Parang in a way, nabuwasan yung self-confidence ko. And parang na-depress ako because I did not want a quick fix. Like, it was so easy to get a lipo or whatever. Like, nothing against naman people who have done that. Pero kasi parang ako, naniwala ako na di kaya ko to go in the natural way. Yeah. But it took me 4 years. Wait, how did you know to get checked for thyroid? Because I was gaining weight. Tas manas. Hindi naman ako aware. Hindi naman ako kasi conscious eh, growing up. Hindi talaga. I had no problems with weight. I had no problems with diet. Nothing. Pero nung nag-20s ako, yun na, parang hindi ko na siya ma-handle ng mabuti. And it was my body's way of telling me na parang stress na pala siya. Pagod na pala. So yun. So parang it took me 4 years to level my hormones. So I'm still on maintenance now. And people don't know that. And whenever I talk about this, I get so many questions about it. Kasi nga, whenever I mention na may hypothyroid ako, apparently, marami ang may hypothyroid or hindi sila aware na may hypothyroid. Yeah. But I had to drop meat for 4 years. So, naging pescatarian ako for 4 years. Nag-slow down din ako with everything, which is why I also quit ASAP.
Pacing, mas pinacing mo. I guess that's a time also nahilig ka sa travel para mabalance yung stress ng work and relaxing. Yeah. And also parang travel also kasi humbled me na parang at work, it was all about my weight gain. It was all about ang pangit na ginito, malaki yung kita mo, malaki yung arms mo, ganun. And I'm like, ito lang ba ako? Yung parang, isa lang ba akong problema? So, pero sabi, hindi pwedeng ito lang yung buhay ko. So, whenever I travel, parang you feel so small. Kasi, di ba, ang laki-laki ng mundo. And also, that's why I have more non-showbiz friends than showbiz friends. Because I love listening to their problems. Kasi lahat naman tayong problema eh, di ba? Pero their problems are about their children, their husbands, so parang wow, yung parang okay, parang ang saya naman ng problema ninyo kasi ito yung real life. Ako yung problema ko, yung weight gain, napakababaw lang. Nahirapan ako doon. Doon siguro nag-start yun, na parang na-turn off ako sa showbiz. Na parang, oh, this is all about me, napaka-self-centered naman to. Paano ako magsaserve if yung job ko is all about myself? Diba? Kasi ang job naman, ang artista is ano eh, ikaw, sarili mo, diba? But then if you're serving, it's all about being selfless. So it took me ilang years na naman para isipin yun. Para, ha? So paano? Anong ibig sabihin nun? So ibig sabihin nun, idadrop ko na yung pagiging artista ko. Magsaserve na lang ako sa charity. Yun yung mentality ko time na yun. On the fifth year yata na alis ako ng alis ng bansa. Because I'm looking for purpose and meaning and whatever. Nung time na yun, escapist ako. Like, I was happy pagka wala ako sa Pilipinas. Balik mo ako sa Pilipinas, malungkot talaga ako. But then Tita Cory said na parang, Shaing, you know what, you can still serve through your job. Tapos, natigilan ako na parang, sabi niya kasi, di ba, oh, calling of service. Hindi na naman pagmamadre ang calling of service. Sabi niya gano'n, you can still serve through your job. That's what we've been doing. And never ko siya nakita sa perspective na yon. But then, it wasn't like magic na parang, uy, okay tita, thank you for your wisdom. Hindi ganon. But it took me another 2-3 years yata to make sense out of it. Pero I've always kept that in mind and in my heart also. Na parang, okay, so if I'm going to see my job as me serving, not myself, but the people that I work with, I make sure everyone na kasama ko masaya. Everyone, gusto ko ganun lang, like light lang yung set. Gusto ko lahat busog. Kahit pandesal lang yan, or mga street food, or whatever. Kailangan pag merienda time, lahat kami may merienda. That gives me joy. If I'm being put in this position to be that kind of person, and whenever, let's say, a director asks me to do a role, and most of the time, believe it or not, like, hindi na doubt ko yun, na parang, kaya ko kaya. Parang gano'n, parang, oh, bakit kaya? Pwede yan, naisip na ako yun. Pero pag sinabi sa akin ng director ko na parang, gusto ko gawin mo to, kaya mong gawin tong character na to, then that's my way of serving also. That's my way of pleasing my director. And maybe in my own little way, makakontribute ako sa proyekto. Diba? Ganun ko na siya nakikita yung job ko ngayon. So now that you're 33, looking back, ano yung mga bagay that you were more pressured about in your 20s na now that you're 33, you're like, okay yan. Well, one, definitely, sobrang issue ko noon yung physical na ngayon, I don't really care much. dahil nga sa trabaho ko. And also, siguro when you're younger, I don't know, I'm very sensitive kasi as a person. So nagugulat ako why I'm less offended or triggered when something doesn't go my way. Parang now, parang I take it as a sign na okay, well, that's not for me. It's not meant for me. That's it. Like walang, baka kasi ganito ako, or may dinadoubt ko yung sarili ko, or insecurities yung will creep in, di ba? When something doesn't go your way, di ba? Parang kapag masalo na kung ikaw yung tipo ng tao na planado lahat, tapos may something na mangyayari, siguro kung 20s ako, maapektuhan ako or madi-discourage ako. But now, okay, I mean, I'm taking life as it is. Whatever happens, happens. Siguro now, I'm less conscious about perfection.
It's all about intentions for me. Natuto ako mag-communicate. When I was younger, kasi I'm a quiet person. Like, when I get mad, I just shut up. But now, I don't know. Siguro mas confident din ako with my intentions as a person. That's why kaya ko siyang i-communicate and i-verbalize ng maayos without offending anyone. Actually, parang feeling ko ibang tao ako. Tama ba? No, I think there's really a switch or something that shifts in our 30s, definitely. Yeah, parang mas kalmado. I mean, you get kilig and highs and ito with whatever's happening. But at the end of the day, parang okay, alam ko, kilala ko yung sarili ko. Parang mas aya, parang mas buo. I know that you said parang mas go with the flow yung iyong mindset now. But anywhere you see yourself in the next 3, 4, 5 years down the line? Lahat ng pinlano ko, hindi naman nasunod. sabi ko, late 20s, magpapamilya na ako. 30s, wala na ako sa showbiz. I'll be serving. But 33, alito pa rin ako. So, actually, I don't know. Parang at this point, hindi na ako nagpaplano. I guess ang pinaka-importante sa akin is that I'm surrounded with good people. And, well, I have a solid support system, my family. And then I have good friends. And yun din, ang laki ng difference ng friends ko nung 20s ako sa 30s. Sobrang kumonte, pero quality this time around. Again, at this point, hanggat merong pumapasok na trabaho, and hanggat kaya ko, and merong isang director na naniniwala na kaya kong gawin yung character, kahit na hindi na ako naniniwala na kaya ko siyang panitigan, then yeah, I'll stay. And also, the pandemic has taught me so many things. Like, it's rest. Like, rest is important. It's only because of the pandemic kaya ako naka-recover from my hypothyroidism. Yeah. After 3 months of resting, doon nag-improve yung thyroid ko and my hormones. Yeah. So, parang ngayon nahaha. Well, ano naman eh, lahat tayo work in progress, di ba? Pero parang mas nahanap ko na yung balance ngayon. Yeah, and of course, you do have ang dami natin pinag-usapan, but you do have a business passion project. Yeah, this is a pandemic business. And eto din, hindi rin siya planado. Like, so this high school friend of mine, she's a professional makeup artist now. And di ba nung wedding business, yung wedding industry parang nag-crash din siya ng pandemic. So sabi ko, pareho tayo OC, pareho tayo mahilig maglinis ng gamit, mag-ayos ng gamit. So magawin na natin tong business. It was just a pandemic racket. And it was our own little way of helping women in Bulacan. I know you have sandals, you have jewelry. Yes. Accessories, dami. Yes. Lumaki na ng lumaki. Yeah, I mean, when we were daydreaming about putting up our own brand, yung The Organized Chicas, it was our own little way then of showcasing the yung Filipino workmanship. Hanggang sa nagkaroon na nagtatanong na sila, may sapatos ba kayo? Sabi ko, hala, yung sapatos na gusto natin on our third year pa yun, first year pa lang namin nun. Kaya na ba natin? Kung meron naman tayong kita, sige, mag-marikina tayo because we want to help naman. Parang we want to showcase naman na parang, kahit na hindi yan mahal, kahit na hindi yan foreign brand, matibay kasi gawa ng marikina. So, naging advocacy siya tuloy na parang we really wanted to support local. So, ngayon, ito, locally made, locally sourced, ganun yung mga gamit namin ngayon. So, I love wearing local stuff. So, and then it became a thing, di ba? Parang support local, everyone's wearing local now, which is good kasi quality, kayang-kaya naman ng mga Pilipino to produce that. We are not selling anything that I won't wear. Yun naman yung promise ko sa mga customers namin. Like, eto, the reason why I'm wearing this every day kasi dinudurability test namin. quality control. Quality control. So, dura-test ako ng dura-test kung may masisira ba. And then from there, doon namin siya i-improve. Kasi nga, ako mismo, I use the things that we sell. And I just want to thank everyone for supporting us. Ito talagang dahil sa inyo, kaya buhay pa rin si Organized Chicas.
And there's more. We have our holiday collection. It's already out. And yung jewelry line nga namin, that's also personalized, it's also out now. All locally sourced and locally made, of course. Getting. Congratulations again. And do you know at all when Almost Paradise is coming out and when we can watch it? Next year. So December, I'll be heading back to Cebu for the episode. I don't know if ipapalabas sa atin though. Kasi sa Amazon siya. Yung first season kasi, they partnered with ABS-CBN. Kaya siya napalabas sa IMON. Tapos na-dub pa siya in Tagalog. But this season, I'm not so sure if ipapalabas siya dito. Mabalitaan nila ako kung ipapalabas ba dito sa Philippines. And I will let everyone know, of course. Thank you so much for your time, Shaina. Congratulations and happy birthday again! Thank you, Bianca. And thank you, Cinema News, for having me. And that's it for our show this weekend. Thank you so much for watching and, as always, for making us a part of your weekend habit. Do catch the full version of our interviews on CinemaOne YouTube page and also follow us on our official social media accounts. You can also watch Cinema News and catch up on past episodes on your iWant TFC app. I will see you all again next time. Again, thank you for watching. This has been Cinema News. For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama.